ang panalangin ay pinakamahalaga sa tao at pinakamahalaga rin sa Diyos. Isa lang ang dahilan ang tao ay hindi manalangin kung walang Diyos. Ngunit mayroong Diyos lumikha ng tao. May Diyos na creator ng lahat ng bagay. So kailangan ng mga panalangin. Ang panalangin ay maraming magagawa. At ito ay makapangyarihan. At halos lahat ng tao ay nanalangin sa bato, nanalangin sa lupa, nanalangin sa araw, nanalangin sa mga bituin, sa mga hayop, sa layunin at paniniwala na ito ay mga Diyos. Ngunit isa lamang ang tunay na tunay at lumikha ng mga bagay. Ito ang Diyos sa mga Diyos. Ang Diyos naman ay nag-encourage ng mga panalangin at lahat ng kanyang mga anak o mga Kristiyano sa buong mundo are being encouraged to pray, always pray, pray more and more and more. Ngunit tayong mga Kristiyano dapat nating maintindihan na ang panalangin ay hindi lamang simpleng usapan o pananalita o mga layunin ng tao sa Diyos kung ano ang hinihingi niya sa magita ng panalangin. Ang panalangin ay may sariling mga prinsipyo na dapat nating malalaman. Una, unang prinsipyo sa panalangin o prayer ay kailangan kung ikaw ay manalangin, tayo ay manalangin, dapat mayroong pananampalataya. Ang pananampalataya ay isang trust plus hope plus assurance plus obedience. Ito ay ahantong sa tinatawag na panalangin. Trust plus hope plus assurance plus obedience equals faith. Sa Matthew 21:22, sabi dito, at lahat ng mga bagay na inyong hihingin sa panalangin na may pananampalataya ay inyong tatanggapin. Santiago 1:5-8, ngunit kung nagkukulang ng karunungan ang sinuman sa inyo ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at ito'y ibibigay sa kanya, ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang anumang pag-alinlangan, sapagkat yaong nag-alinlangan ay katulad ng isang alo ng dagat na itinutulak ng hangin at pinapadpad sa magkakabila-kabila. Sapagkat huwag isipin ang taong yaong na siya tatanggap ng anumang bagay sa Panginoon. Ang taong may dalawang akala ay walang tiyaga sa lahat ng kanyang mga paglakad. Hebrews 11:6, at kung walang panampalataya ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kanya nagsisihanap. Sa Romans 10:17, kaya nga ang paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Unang prinsipyo sa panalangin o prayer ay mayroon kang pananampalataya. Kung wala kang pananampalataya, ang iyong prayer, ang ating prayer ay baliwala. Sapagkat ang panalangin para sa Diyos ay may prinsipyo na dapat sundin sa mga nanalangin. Una, yung panampalataya, sabi ko na. Pangalawa, ang panalangin ay dapat mayroong pagpakumbaba. Madali sabihin pagpakumbaba, madali mong isipin ito, at sa damdamin madali rin. At sa imahinasyon at panaginip, madali rin. Ngunit ang pagpakumbaba ay napakahirap at mabigat gawin. Ngunit kung gawin mo naman ito, ay isang rewarding, ay isang
gawain ng tao na kung ipakita ito ay may karampatang tagumpay, may karampatang kasagutan, sapagkat kung sa panalangin na pag-uusapan ito ay may ay bahagi o isa sa mga prinsipyo. Sabi sa Isaiah 57:15, sapagkat ganito ang sabi ng mataas at matayog na tumatahan sa walang hanggan, na ang pangalan ay banal. Ako'y tumatahan sa mataas at banal na dako na kasama rin niya na may pagsisi at pagpapakumbabang loob upang bumuhay ng loob ng pagpapakumbaba at upang bumuhay ng puso ng pagsisisi. Ano ang ibig sabihin ng humility? Ang ibig sabihin ito, no self-esteem plus servanthood plus love for others equals humility. Sa Proverbs chapter 3:34, it says, tunay na kanyang din duwahagi ang mga manduduwahagi, ngunit binibigyan niya ang biyaya ang mababa. Sa Lucas 18:14, sinasabi ko sa inyo, nananaog at umuwi sa kanyang bahay ang taong ito na inaaring ganap kaysa isa, sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay mabababa, datapwat ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay matataas. So this is, the Bible says, has led us to think, understand, and analyze na ang pagpakumbaba ay pangalawang prinsipyo na kailangan ng Diyos sa atin sa panahon na tayo ay manalangin. Mahihirapan ang Diyos, dinggin tayo kung sa panalangin na tayo ay nandyan yung pride. Ngunit kung ano ang dyan ay pagpakumbaba, siya ay nakakarinig at sumasagot sa ating mga daing. Pangatlong prinsipyo sa panalangin ay we must pray in harmony with God's will. Sa 1 Corinthians 5:14, at ito ang nasa ating pagkakatiwala sa Kanya, na kung tayo'y humingi na ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, ay dinidinig tayo niya. Pangatlong prinsipyo ay angkop ito, akma ito sa kalooban ng Diyos. Kalooban ba ng Diyos na ikaw ay manalangin? Kalooban ng Diyos. Kalooban ba ng Diyos na ikaw ay manalangin na may pananampalataya? Kalooban ng Diyos. Kalooban ba ng Diyos na ikaw ay manalangin na may papakumbaba? Kalooban ng Diyos. Ang ating panalangin, minsan hindi dininig. Minsan matagal ang sagot. Minsan may sagot agad-agad. Sapagkat nakikita at alam ng Diyos ng ating panalangin ay angkop at or akma sa kanyang kalooban. Kung hindi man ito dinggin, walang kasagutan, sa tagal ng panalangin wala pa rin, alam rin ng Diyos na ang ating panalangin ay hindi angkop sa kanyang kalooban. Kung ang sagot niya sa ating panalangin ay matagal, alam rin ng Diyos na may mga bagay-bagay na dapat ayusin upang may kasagutan na hindi naman masyadong matagal. Kung sumagot man ng Diyos sa madalian na pagsagot, alam ng Diyos na ito ay angkop na angkop akma sa kanyang kalooban, sapagkat ito nga ang pangatlong prinsipyo na ang panalangin ay dapat akma o angkop sa kanyang kalooban. So ang kalooban at ang panalangin ay parang isang twin brother or twin sisters na hindi pwedeng mahihiwalay. Sa John 4:34, sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay ang aking gawin. Ang kalooban ng sa akin ay nagsugo at tapusin ang kanyang gawa. So lahat ng panalangin ni Kristo sa kanyang Ama ay may kasagutan, sapagkat ang buhay ni Kristo dito sa lupa, ang kanyang misyon, wala nang iba kung hindi gawin kung anuman ang kalooban ng Ama para sa kanya na dapat niyang gawin. So ginagawa niya ito kompleto, absolutely 100%, na walang kulang, walang sobra. At ang lahat ng panalangin ni Kristo sa kanyang Ama ay lahat ay may kasagutan, sapagkat ang kanyang ang prinsipyo na pangatlo na akma at angkop sa kalooban ng Diyos, ang kanyang panalangin ay katanggap-tanggap. Pang-apat na prinsipyo sa panalangin
ay we must pray with thanksgiving. Ephesians 5:20, na kayo'y lagi magpasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, sa Diyos na ating Ama. Philippians 4:6, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpasalamat at ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Colossians 4:2, manatili kayong palagi sa panalangin na kayo'y mga puyat na may pagpasalamat. Psalm 104, magsipaso kayo sa kanyang mga pintuang daan na may pagpasalamat at sa kanyang looban na may pagpupuri. Mga pasalamat kayo sa kanya at purihin ninyo ang kanyang pangalan. Colossians 3:15, at maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan at kayo maging magpapasalamat. Ang pagpasalamat sa Diyos ay bahagi sa panalangin. Sa panahon na makatanggap ka ng kasagutan, sa panahon na ang daing mo ay may kasagutan, sa panahon na ang hingi mo sa kanya ay may kasagutan, dapat ikaw magpapasalamat. Kahit hindi pa natanggap mo ang kasagutan, pasalamatan pa rin, sapagkat ang lawak ng pasasalamat ay hindi lamang dahil may natanggap ka, kung hindi, kahit wala ka pang natanggap, pasalamatan mo na ang Diyos na ikaw ay may natanggap na. This is the important number 4 important principle in prayer: thanksgiving. Thank the Lord before receiving, and thank the Lord after receiving what you need from the Lord. Number 5 na prinsipyo ay dapat kang manalangin sa pangalan ni Jesus. We must pray in the name of Jesus. John chapter 14:13-14, at ang anumang inyong hingin sa aking pangalan ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama ay lumalahati sa anak. Kung kayo'y magsisingi ng anuman ang sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. Sa John 16:23, at sa araw na yaon ay hindi kayo magtatanong sa akin ng anumana, sa akin ng anumang tanong. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, kung kayo'y hingin anuman sa Ama, ay ibibigyan niya sa inyo sa aking pangalan. Ephesians 5:20, na kayo'y laging magpasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, sa Diyos na ating Ama. Ang pangalang Hesukristo ay hindi lamang simpleng pangalan. Ang pangalang Hesukristo ay hindi pangalang gawa o imbento ng isang tao. Ang pangalang Hesukristo ay pangalang galing sa anghel, galing sa langit. At ang anghel ay inutusan sa Diyos Ama na ito ang ipangalan sa bata, pangalang Jesus Christ. So ang pangalang Jesus Christ ay nagmula pa sa langit, at ito may ubod na kapangyarihan at may kakayanan. At ito ay banal at ginagalang sa kanyang Ama. Na kung tayo ay manalangin sa Diyos Ama, kung gagamitan ito ng pangalang Hesukristo, ang ating mga panalangin ay abot sa kanyang tainga at dinggin ito, kung itong panglimang prinsipyo ay masunod, na ang pangalang Hesukristo ay may siyang kapangyarihan to touch the heart of God the Father, to touch His emotion, to answer our prayer. At sapagkat the name of Jesus has the power to unlock the blessings of God from Him to us, just because we pray to Him. There is power and there is authority in the name of Jesus. O Lord, maraming salamat na sa panalangin namin, sa lahat ng panahong manalangin kami, sa panahon na kami ay manalangin sa mga dahil sa aming pangangailangan, O Diyos, sasagutin mo kami at sundin namin ang iyong mga prinsipyo batay sa iyong mga salita. Tulungan mo lamang kami, O Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen.